you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Good morning, guys! Happy Monday! So, it's been a while since nung hindi ako nakakapag-vlog. Pasensya na, guys. Wala kasi talagang nagiging ganap these past few days, kaya hindi ako nakakapag-vlog. So, I decided na pag meron na lang nagiging ganap, doon na lang tayo magpa-vlog. Hindi naman sa wala akong motivation. It's just that wala talaga, as in, nandito lang ako sa bahay. Tapos paulit-ulit lang ginagawa ko, nood ng TV, nagkakape, ganyan. So, nagda-diet kami ni RJ and hindi ganun kaganda yung pasok sa amin nung diet ko. I mean, punasan ko lang saglit. Para akong nagkakasakit. Meron kasing diet na talagang para akong nagkakasakit. Eh, madalas akong magka-migraine, madalas akong mahilo sa gabi, lalo na sa gabi. So, lalabas kami ni RJ today kasi magpapavet si Kobe. Kasi, kailangan niya magpa-deworm. Si Kobe kasi, kailangan niya magpa-deworm every 3 months. So, aalis muna kami, guys. Mamaya na lang ulit. Iiwan ko na lang tong camera and yung phone na lang yung dadalhin ko in case na may i-vlog ako doon. So, yeah. See you later. Hello, everyone. Nagpa-vet kasi si Kobe. So, yung vet kasi niya malapit lang sa mall. So, on the way ako ngayon sa Jollibee. Kasi, yun yung lunch namin. Sarado pa lahat. We're home! Come, Kobe. Here. So, we just got home from Cabanatuan. Saglit lang naman yun kasi nagpa-vet lang naman si Kobe. So, yung vet niya kasi, it's located at... Lagi ko muna kayo dito. Yan. Okay. Yung vet niya kasi, located yon sa town, malapit sa mall. So, pumasok ako ng mall kanina. Lalagay ko na lang yung clip. So, dumaan din ako ng Watsons. Call and pick up. Oh, pwede pala yun. I-pick up mo na lang. Okay. Very convenient yun sa akin kasi naghahanap talaga ako ng mga skincare ko online. Pero halos lahat out of stock. So, ayun, napag-isipan ko na pumasok na lang sa mall. And sobrang ano na talaga ngayon, guys. Sobrang hindi na talaga normal. Alam mo yung pakaramdam na pag lumabas ka, feeling mo, hindi, parang ang sobrang lungkot na talaga. Hindi na siya hindi ganun kagaya ng dati. Na pag nagpupunta ka ng mall, parang nare-relax ka. Marami kang nakikita, ganun. Pero ngayon, sobrang nakakalungkot talaga. As in, pag pumasok ka sa mall, wala kang ibang makikita. Konti lang naman yung tao kanina kasi hindi pa naman ganun, ano, morning pa lang naman. Bumili ako ng cotton. Maybe muli siya kanina. Square puffs. Ito kasi talaga yung ginagamit ko for toner sa mukha. Kasi pag yung ibang cotton yung ginagamit ko, hindi ganun ka-smooth or basta iba kasi talaga pag pang mukha yung cotton na ginagamit mo. Ang tawag dito is square puffs. Nabibili to guys sa Watsons and 89 pesos lang siya. May nabibili ganito sa Miniso pero hindi siya ano siya, expensive. 119 yata, pero konti lang yung laman. I also got Dove White. Ito guys, yung ginagamit kong sabon. Simula pa nun,
eto na talaga, hindi ako nag-iiba ng sabon. Minsan, pag nauubusan ako, ang ginagamit ko is collagen, yung soap na tinitinda ko. Pero pag wala din nun, safeguard na lang ako. Lalo na ngayon na hindi kami nakakalabas ni RJ. May time talaga na nauubusan kami. So sabi ko, kumuha na nga ako ng dalawang ganito para matagal-tagal bago kami bumili ulit. So next, ang ginagamit ko talaga ay yung... wait lang. Yung rose petal talaga yung ginagamit ko kasi ito kasing lavender, hindi ko gusto yung scent niya. Parang ano siya sa akin, amoy patay ganun. Pero okay lang din naman, hindi naman siya ganun katapang yung scent niya. Basta may pagkaamoy laway siya na hindi mo matanto. Kaya ito yung ginagamit ko. Ito yung unang-una kong binili, yung lavender. Tapos nung naamoy ko kasi yung scent niya, hindi siya mabango. So, ito yung ginagamit ko. Ayan, yung rose petal. 699 pesos yata to. Tignan nga natin. Ganto na siya kalaki. Siguro 3 months ko din siyang ginamit. Almost 700 na siya, guys, ha. So, mahal talaga kung tutuusin. Lalo na pag yung ginagamit yung mga toner is yung mga ano lang. Talagang mamamahalan ka. Pero, ang masasabi ko dito, guys, sobrang ganda nitong product na to. Hindi kayo magsisisi. Sa halagang 700 pesos, sobrang tagal na niyang gamitin. Inaabot sa akin to ng 3 months, mga ganun. Witch Hazel Aloe Vera Formula Facial Toner. So, sobrang ganda talaga nito, guys. Wala akong masabi. And talagang natanggal yung mga pores ko, natanggal yung mga blemishes ko. Hindi ko alam, ah. Pero, ito yung suspect ko na nakakapagpatuyo ng mga pimples ko. Alam mo yung tutubo pa lang siya, kinabukasan, tuyo na siya. Sobrang ganda. Alcohol-free din siya. And hindi ako marunong sa mga ganto-ganto. Pero alcohol-free siya. Maganda yon, unang-una sa lahat. Paraben-free. Patalat. Basta yon. Tapos gluten-free, cleanses and tones siya. So, nakakapag-cleanse na din siya, guys. Hindi lang siya toner, cleanser din siya. Maganda pa din talaga na i-try natin ang isang bagay kasi hindi mo malalaman kung hindi mo itatry, diba? Kahisaan ko to nalaman eh. Lalo na hindi naman ako lumalabas ngayon kaya hindi na ako masyadong nagbibili ng madaling skincare. Gumagamit ako ng cleanser, yung Lux Organics. Lalagay ko na lang dito kasi nakalimutan ko na. Pero ngayon, hindi na ako nagka-cleanse kasi nandito lang naman ako sa loob ng bahay. And pagka lumalabas ako, naghihilamos na lang ako kaagad. And make sure lang talaga na malinis yung mukha natin, lalo na pag lumalabas tayo. So yung moisturizer na ginagamit ko, dito ako nakatipid ah, sa moisturizer. Ay, dito sa iWipe products na to. Yung moisturizer na to is yung Aqua Moisturizer Whitening White ah. Matagal ko nang ginagamit to, guys. Sobrang ganda nito mag-hydrate ng mukha. And ang maganda dito, water-based siya. Hindi siya kagaya ng iba na cream ganun. Ginagamit din ako ng soothing gel, yung tomato na pinangat ako sa inyo sa isang vlog. Maganda din yun. Pero sa gabi ko siya ginagamit. Ito kasi sa umaga ko siya ginagamit. And day cream ko, guys, is itong Facial Cream Whitening Vita. Maganda din to sa mukha. Sa mga kagaya ko na hindi talaga mahilig mag-makeup, lalo na pag lumalabas. Ayoko kasi talaga, guys, nang nagpa-foundation pag lumalabas. Mga CC cream na yan, mga BB cream na yan, hindi ko talaga bet. So, simula nung natutunan ko tong 3-in-1 na to, pwede siyang whitening, makeup base, at saka meron siyang SPF 15 protection. So, simula nung na-discovery ko to, hindi na ako naglalagay ng foundation kasi sobrang lagkit sa mukha. Mas light kasi to sa mukha. Hindi siya mabigat sa otin. So,
3-in-1 na siya, whitening na siya, may mulberry extract, ganyan, para makapagpa-whiten ng skin. So, yun lang. And ubos na din kasi yung lip balm ko. So, bumili ako ng bago sa Maybelline. Mura lang tong lip balm na to, guys. 99 pesos lang. Hindi talaga maganda yung gastos ng gastos. Especially ngayon, talaga na hindi ganun kaganda yung income namin ni RJ. Pero, hindi naman kami namumroblema kasi meron naman kaming savings. So, walang problema sa amin yun. Ang sa akin lang, kailangan magtipid. Ayun, we're doing our best naman para makasurvive, lalo na ngayon sa ganitong pandemya. And, yun lang. So, I have something to show you. Nakikita niyo ba yun? I have a new computer, guys, and it's a Mac. Bago mamatay itong ano ko, pakita ko sa inyo. Mac siya. And siguro nasa 2009 model to. Ang kinagandahan dito, meron siyang OS na Windows. And meron din siyang OS na Mac. So, I'm so happy lang kasi hindi na ako mahihirapang mag-edit sa phone. Yun nga lang, kailangan ko talagang mag-install ng editor dito. And yun, yung mga online business ko, hindi na ako mahihirapan. Yun lang, I just wanted to share you. Hindi ko kasi naipakita yung pagbili namin. Hindi ko na vlog. So, eto yung mouse ko, hindi siya original. Eto lang yung keyboard. And hindi ko nasasabihin kung magkano ko siya nabili. But, sobrang convenient, guys. And this is, eto talaga yung kailangan ko para sa business na ginagawa ko. Lalo na sa pag-e-edit ng vlog, sa online business ko. And yung mga pay bills na, yun nga, diba, nagpe-pay bills kami ni RJ. Titignan natin kung meron pa akong maiba-vlog mamaya. Mamaya na lang ulit, guys. Mag-edit muna ako ng vlog. Bye! Sabi guys, ang tagal ko nag-e-edit. Nangangapapa kasi ako. So, pinag-aralan ko pa siya. Siguro mga half day na ako nag-e-edit. And now, it's currently raining. Max na ulan, guys. Ito tayo! Look at that! Ay, basa na! Masa pala dun. Ito sa amin may dusto.